Hello you guys, what's up? It's me again, Jello. So for today's video guys, I will be sharing to you a tricks and tips about sa iPhone 8. Recently, I already make a video about 6 hacks on iPhone. Kung hindi nyo pa napanood yung video yon, ilalay ko na lang at the end of this video para if ever na meron akong na-miss out for this video, is pwede nyo mapanood for that video. So bago natin umpisahan, please do a subscribe button sa baba, click the bell button para naman ma-notify ka sa mga susunod nating video. Backup, screenshot, and flashlight. So, para gawin to guys is punta tayo sa settings. And of course, punta tayo dito sa accessibility. And scroll down, pindutin ng touch. Of course, scroll down and backtap. Kita mo naman yung may off dyan. Backtap, pindutin lang natin. So, sa una dyan guys, meron tayong double tap and triple tap. So, pindutin ang double tap. And then, pumili ka lang guys kung ano yung gusto mong gawin. Kapag magdo-double tap ka, ano yung gusto mong lilitaw, if ever camera, or mayroong lock screen dyan, mayroong flashlight. So, pinili ko yung screenshot. So, dito naman sa triple tap natin guys, kita mo naman, wala pa yan. So, ang pipiliin ko dito guys is yung flashlight. So, bali, kapag mag-triple tap ako dito sa mismong likod ng aking cellphone is sisindi yung flashlight ko. So, para matest natin yan, isubukan natin siya. So, subukan ko yung screenshot, double tap lang. Ayan guys, so double tap lang ng dalawa and kita mo naman is lumitaw yung screenshot. Second one is iPhone storage. So, kadalasan naman guys is ito talaga yung pinaka main problem ng gumagamit ng iPhone, itong storage. So, para malaman natin kung ano yung mga dapat i-delete natin sa mismong iPhone natin, so, punta tayo sa general. And dito ay merong iPhone storage dyan. So, kita mo naman guys, sobrang dami pa ng aking space. Pero if ever na pupuno yan is, or if ever na puno na yung sayo, so, ganito yung mga dapat mong gawin. So, sa baba niyan guys, scroll ka lang. I-check mo yung pinaka mas maraming storage na nagamit or MB. Ayan guys. Kita mo naman. Ayan. So, sa pinakataas niyan guys, it's yun yung pinaka mas maraming nagamit na storage sa phone mo na gamit mo. So, bali, if ever na hindi mo man na ginagamit madalas yung app na yon, so you can delete para mas marami kang storage. And for example, dito tayo sa TikTok app. So, pindutin ko lang yan. Ayan, makikita mo yung offload app. So, yung purpose ng pagpipindut natin dito sa offload app na to is para madelete yung mga dapat madelete or hindi naman kailangan sa mismong app na TikTok na to. And same as sa mga other app na gusto mong i-upload app. But the other side, masasave pa rin yung datas and documents. Check battery health. So every time, kailangan naman talaga nating i-check ang battery health natin para malaman natin ano yung dahilan kung bakit nagbabawas lagi yung battery health dito sa mismong gamit nating iPhone. So, basically guys, yung pinaka main problem kasi kapag nagbabawas yung mismong battery health natin is yung ginagamit natin siya while charging, or it's either na hinahayaan natin siya na nasa 5%, 2% bago natin siya i-charge, o kaya naman non-stop natin siyang ginagamit. AirDrop. Basically guys, sa pag-airdrop natin is kailangan muna nating pumupunta muna tayo dito sa settings para makapag-airdrop natin para ma-share natin into everyone. Pero yung pinaka fast way is pindutin lang yung dito sa mismong box na to, yung area na yan, yan. Tapos makikita mo yan yung airdrop receiving off. So dyan mo na lang pindutin. Ayan. Tapos i-set mo siya into everyone. So, automatic guys, isisindi na yan. And ito yung pinaka fast way para hindi na tayo pumunta sa settings. Control center.
So, itong control center na to, guys, is pwede rin siya into emergency ganun. For example, makikita mo dyan is yung mga calculator, mga camera, or flashlight. So, para gawin yan, and para may madagdag tayo na iba, so, punta tayo dito sa settings and control center. So, kung magpapansin mo yung mga may minus dyan, guys, ito yung makikita mo dun sa mismong nasa home screen ko. So, yung flashlight, timer. So, if ever na may gusto kang idagdag, so, for example, itong plus, pindutin lang yung alarm, yung stopwatch, notes, magnifier, low power mode, ay yung mga pwede mo pang idagdag dito sa mismong home screen mo. So, inadd ko yung alarm. Yan, kung mapapansin mo, nandito na siya. Ayan. So, ayan guys. Ayun na nga guys, thank you for watching for this video. I hope you've learned, and if meron kayong suggestion about any content, you just comment down below para magawa natin here on my channel. So, just do a subscribe sa baba, i-click mo na din yung bell button para naman ma-notify ka sa mga susunod pa nating video. For now, peace!